Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Yan po. Good morning po sa ating pong lahat at hope ay ready na po tayo makinig sa ating pong morning devotion. At ako po si Brother Jimmel Mergal, maghahatid po sa inyo ng mensahe sa umaga pong ito. Bago tayo magsimula, ay tayo po muna sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Let us pray, Lord, salamat po sa oras po na ito, sa buhay at kalakasan, sa umaga na ibinigay niyo po sa amin na upang makapakinig, Panginoon, ng hindi po mga mayamang salita. Lord, sa oras po na ito, dinadalangin namin na ito pong mga bagay po na ito na yung ituturo po sa amin ay maging katuruan, maging aral po sa aming pong mga buhay. Bigyan niyo po ng karunungan ng bait sa po sa amin na mamuhay po ng tapat, mamuhay ng maayos sa iyo pong harapan. Salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ito po pag-uusapan po natin ngayon pong umaga ay pinamagatan kong guard or like tagabantay o bantayan yung isang particular na bagay, isang particular na situation. At ito pong verse na nakuha ko ay simula sa Psalms 120 verse 7. Ito po ang sinasabi, I am for peace, but when I speak, they are for war. So napaganda ng gustong sabihin ng ating Panginoon sa ating mga buhay na minsan dumarating sa buhay natin na gusto natin ng kapayapaan. Wala namang tao ang ayaw ng kapayapaan dito sa mundo. Lahat ng tao din desire na magkaroon ng peace. Peace of mind, peace sa buhay, peace sa lahat ng ginagawa nila sa buhay. At ito po yung gustong sabihin ng Lord sa atin na minsan dumarating sa point ng buhay natin na meron tayong hindi nasasabing hindi maganda. Merong nasasabi tayo na minsan nakakasakit ng ibang tao, nakakasakit ng damdamin ng ibang tao at hindi natin alam yung nagiging epekto dun sa buhay nila. Hindi natin alam kung natutuwa ba sila. Hindi natin alam kung sila ba ay natutuwa sa mga sinasabi natin. Na minsan, yung mga tao, minsan nagiging batayan nila. Na kung ano yung ginawa mo sa akin, once na nagkaroon tayo ng pagtatalo o alitan, hindi ko alam kung ano yung masasabi ko sa'yo. Minsan ganun yung nangyayari. Minsan ganun yung sinasabi ng iba. Ng marami sa atin. Kaya ito po yung gustong sabihin ng Panginoon. Guard your lips and tongue. Meaning, sabi ko nga, na marami sa atin, sa ating mga tao, na nakakapagsalita ng hindi maganda, nakakapagsalita ng hindi tanggap, lalo na sa harapan ng Panginoon, ganoon din sa harapan ng ibang tao. Minsan, iisipin nila, sumusunod ka sa Panginoon, pero yung buhay mo, hindi mo naman kayang bantayan. Yung puso mo, hindi mo naman kayang bantayan. Yung pananalita mo, hindi mo kayang bantayan. Na nakakapagsalita ka ng hindi maganda, at nang sa gayon, ay naapektuhan yung buhay ng ibang tao. Hindi nagiging maganda yung impact sa kanila. For example, dumarating sa buhay natin, na once na may isang particular na nangyari, minsan, doon tayo nakakapagsalita ng hindi maganda. For example, nag-away. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng nating masabi. Kasi gusto nating i-explain yung side natin . Gusto nating i-explain yung part ng buhay natin na kung saan gusto nating mangatwiran. Pero at the end of the day, marirealize natin na mali yung mga sinabi natin. At the end of the day, malalaman natin na nasaktan natin yung tao. Kaya guard your lips and tongue. Guard your heart sa lahat ng sinasabi mo. Second thing na gustong sabihin ng Panginoon sa ating pong lahat is promote peace and not war. Tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoon, sa ating magsimula yung peace. Hindi sa ating magsisimula yung war, yung gulo, yung away. Pagkos sa ating magsimula yung kapayapaan. Paano? Paano magsisimula yung kapayapaan sa ating pong mga buhay? Mag-devotion ka, lumapit ka sa Panginoon na kapag may isang certain na situation na minsan nagtitrigger yung emotion mo,
natitriggered yung pananalita mo, magpray ka. Kasi hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan. Hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng mga bagay na sinasabi natin na nakaka-apekto sa ibang tao. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoon, promote peace and not war. Tayo yung maging promotor ng kapayapaan dito po sa mundo. Pangatlo, at uli, ito ang sinabi ng ating pong Panginoon, hold your temper and do not let your emotion be triggered. Ito yung minsan nagiging problema ng mga tao eh. Na kapag may nangyaring isang situation na hindi nila nagustuhan, isang situation na hindi maganda, yung emotion nila nagtitriggered. Minsan kung ano na lang yung sinasabi, minsan nagagalit sila, minsan yung patience nila mo umiikli. Kaya sumasabog yung emotion nila. Nagagalit sila kung ano-ano yung sinasabi nila. Kaya huwag mong hayaan na yung emotion mo yung manguna. Huwag puro emotion, mag-devotion. Yun yung mga paalala sa atin ng ating mga pastor na tinuturuan tayo na huwag yung emotion natin yung mag-take over ng buhay natin. Kaya sa oras na ito, i-guard mo yung heart mo, i-guard mo yung lips mo, yung tongue mo, yung pananalita mo. Mag-promote ka ng peace at ng hindi ng gulo, hindi ng war, hindi ng away. Dahil tayo mga anak ng Diyos. At i-hold mo yung temper mo, habaan mo yung PC ng pasensya mo, habaan mo yung pag-intindi mo, nang sa gayon, hindi mag-trigger yung emosyon, hindi mag-trigger yung galit sa puso mo once na may isang hindi magandang sitwasyon na nangyayari po sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa oras po na ito. At nawa ay marami tayong natutunan, marami tayong nalaman o naunawaan sa gustong sabihin po natin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, let's pray. Maraming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Lord, salamat po sa oras po na ito. Ngayon po nga ibinigay po sa amin na tinuro mo sa amin na i-guard yung buhay namin, yung aming mga puso, yung aming pananalita. At mag-promote kami ng kaayusan, mag-promote kami ng kapayapaan at ng hindi ng gulo. At muli Lord, salamat dahil tinuro mo sa amin na habaan yung pisi bilang mga anak ng Diyos, habaan ng pasensya, at huwag naming hayaan yung emosyon na mag-trigger po sa amin pong mga buhay. Salamat po Panginoon sa oras po na ito. Ingatan mo ang bahay sa po sa amin. Ito na lamang po aming sinasamot din na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.